Nahulikam naman ang lalaking nahulog mula sa sasakyang kasama sa caravan sa Batangas. Narito ang unang balita. Kuha yan sa isang political caravan sa Batangas City. Pagmasdan ng lalaki sa likod ng isang pickup. Sayaw siya ng sayaw at pagandar ng sasakyan. Siya'y nahulog. Maswerteng hindi na una ang ulo ng lalaki na tumama sa semento. Na nahulog sa pick-up, ano? So ngayon, i-interview na naman. Batangas pala yun? Sandali lang. Bumagsak, ngunit bumangon. Bumangon. Bumangon muli. Siya pala yun? Accident siya. Kung hindi ako nagkakamali, ay ang pangalan niyo, sir, ay... Marlon Balbuena. Yun nga, Marlon Balbuena. Ano, Aquino ba yun? Ay, hindi ito yun. Hindi iba yun. Iba yun? Iba yun? Nagbabike yun. Okay, sir, magandang umaga po sa atin. Magandang umaga, pare. So, napansin kasi namin, sir, na parang pamilya ng inyong mga musulun pala ito pala yung viral na nahulog sa pick-up sa caravan. Oo, dahil sa sobrang talagang dedikasyon natin na talagang suportahan si BB. Ah, sa excited po yun. Oo, sa sobrang talagang iba-iba yung parang... Iba yung saya, wala. Kahit anong mangyari. Parang hindi ko nakaramdam ng sakit. Eh, bumagsak na talagang... sabi ka, tama-tama. Bumagsak, pero bumangon muli para sa bagong pag-asa. Kasi tama-tama yun. Ang pagkuhulog ninyo, sabay bangon kahit masakit. Masakit, bangon ka. Tuloy ang laban. Kahit anong masasakit. Laban. Kahit anong masasakit yung binabato nila kay BBM. Tuloy-tuloy tayo yan. Bakit naman siya? Nagpatihulog ba kayo? Kasi isa dyan nahulog kayo. Nangyari kasi. Ang tendency kasi ng ano, ng... tawag doon sa matik na pick-up. Oh, yeah. Merong delay. Yes, sir. Oh, kilala niyo siguro si Batang, no? Si Kabatang, si... sa kasama ko noon. Okay. Nabigla, buti nga kamot, eh, medyo maganda yung pagkasalo sa akin. Pagkasalo ng lupa, ng semento. Pero alam mo yung... Kung talagang ikaw isang volunteer na hindi ka bayad sa ginagawa mo, wala, hindi mararamdaman sa'yo. Ito mga kababayan. Ayun, no? Ay, ito pakiulit. Ayan siya. Tapos biglang bangon. Ayan siya. Atong pakiulit niya. Nabol. Mabol pa siya. Ati ka lang, ha? O, yun! Sir, hindi ka masaktan siya sa likod. Actually, ano, yung tao ng Diyos, parang... Hindi ko alam itong isang parang milagro na parang may sumalo sa'yo na. Parang nagtos. Dala na rin sila ang katabaan ko. Masyado mataba. Pero maganda na pag... sabi ko, may maganda yung pagkabagsak. isang ano na rin, nagulat nga ako yung pagkabagsak ko. Yung biglang... Alam mo yung non-script yung lumabas sa bibig ko, bumangon. Yeah. Bumagsak, pero bumangon muli. Para sa bagong pag-asa. So, wala pong script yung tuloy-tuloy yan. So, anong niyo, sir? Anong pakiramdam nyo na nabanggit ni BBM yung ano mo? Alam ko, si parang nai-relate ko dun sa ginagawa sa kanya ngayon. Kaya nga po. Pinilit na pinabagsak, inababagsak, pero ngayon bumabangon tayo muli. Parang ganun yung ano sa akin. Na, kung baga, kahit na, wag kang bumitaw. Kung baga, kahit anong iba to sa'yo, alam naman natin ang totoo. O sa akin, alam mo yung masakit yung pagkabagsak, masakit, pero kung pinabayaan ko na lang yung pagkabagsak, malulugmok ka na lang. Ang ginawa ko, bumangon ako, tuloy-tuloy ang laban. Kasi ako voluntary, ang masakit na naririnig ko noon, ayan, kulang pa yung bayad sa'yo dyan sa ano, para sa mga nagsasabi na bayaran ko kami, wala po kami libre, lahat kami nga po may nagbibigay, namibigay ng mga tawag doon, yung mga tarpunin natin para kay BBM. Mga banner, no? Oo. Kaya tuloy na tayo, tuloy-tuloy ang laban para kay BBM, masara. So sir, anong masasabi ninyo doon sa mga taong nagsasabi yung mga bayaran tayo? Alam mo, sige, sabihin nyo lang kung ano gusto nyo sabihin. Bahala kayo sa sarili nyo. Basta kami, naniniwala kayo. Mas kilala namin ang sarili namin kaysa sa inyo. Yun lang. At alam namin yung pinaglalaban namin. At walang nagdidiksa kung ano yung mga pinaglalaban namin. Okay. Yun lang. Sir, ano, ganito, ano? Dahil sa tayo ay sumusuporta nga dito kay BBM, ano? So kung sakasakali nga na siya mailuklok dito sa Malacanang, eh ano po ba ang inaasahan natin na gagawin ni BBM para po sa ating lahat? Alam mo, isa lang yung gusto kong mangyari kasi nagsisimula lahat dito sa ano sa trabaho. Aha. Kasi alam mo, pag tayo ay may lahat maging magandang trabaho, magkakaroon ng yung employment talaga number one yan. Sa kanya maganda yung digital infrastructure, digital infrastructure. Kasi huling-huli na tayo sa mga ibang bansa eh. Kasi I've been to, nagpunta ko sa mga ibang bansa. Kumbaga, tayo dito, pag nag-internet ka, pag-enter mo ganyan, maligo ka muna.
magsosobra mo. So, balik ko yun, nagbukas na. Yung mga tipong gano'n. So, naiiwan tayo doon at alam ko nakikita ang gagawin ni BBM yan. Sa kanya, yung trabaho. Kasi pag may magandang trabaho, walang maghihirap, walang ganito, walang mga kaibigan natin, mga good jaw. Kasi ayoko rin marinig sinasabi yung mga bad jaw. Good jaw dapat. Good jaw dapat. Kasi mababay pa naman yun. So, sana ma... Yun naman nasaan natin para kay... Simula. Kung hindi man niya matapos, ay at least na may tuloy kung ano yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. So sir, ano meron pa, no? Kasi ito nga sa ngayon, ano, talagang dahil na viral ito, social media man o sa ministry media man, na talagang itong patungkol po dito sa ano, disqualification case para kay BBM, na ang division to ay, kumbaga, binasura na, pero ito na naman ngayon, ano, at sumang-ayon pa itong si Commissioner Rowena Guanzon na parang ma-disqualify si BBM. Ano po sir ang sabi ninyo patanggal dito? Ano lang, sino bang nagluluklok ng tao sa magpalasyo ng mga agad? Tayo rin naman eh. Okay. Kaya so kung lulukohin pa rin nila, dadayain pa lang, ay tayo mag-usap-usap at magsama-sama. Gayahin natin ang ginawa nila kay... kung ano yung ginawa nila dati kay... kung paano pagtanggal kay dati, kay senior. Sama-sama naman tayo para ibalik naman si BBM sa Malacanang. Yes, tama po. Yun lang ang masasabi ko kasi alam mo minsan, mahirap ko laman ng demonyo. Ayun ha. Oo. Ay, sorry for that, mga nag-iisip ng mga ano. Basta, protektahan natin si BBM, protektahan natin si Sarah para sa ikabubuti ng ating bansa. Yes, sir. Sir, may katanungan pa tayo, sorry. Sir, ano po ba ang mga sabi niyo patungkol naman dito sa one-on-one na interview ni Tito Boy Abonda dito sa tatlong aspirant candidate natin ng president? Number one, BBM. Number two, Leni Robredo. At ang number 3 po ay si Ping Lacson. Ang katanungan ko po dito sir, ito lang na pinakahuling na tanong sa kanila, na ang tanong dito kay BP Leni Robredo, bakit hindi pwedeng ipoto si Ping Lacson? Ang sagot niya, number 1, sinungaling. Number 2, hindi tumutulong sa tao. Ano po ang sasabi ninyo sa pangkulong? Alam mo, sa totoo lang, bilib na bilib ako dun sa sinabi doon. Nunala ako kay, you know, kasi personality ni, ano eh, ni mga iba. Paninira na lang, campaign sila para sirahan ng kalaban na walang plataforma. Ang pangit kasi, parang nanliligaw. Ako, pag nanliligaw ako, hindi ko sisiraan yung kasamaan ko na ano eh. Halimbawa, sabay tayo nanligaw para sa isang babae, hindi ko sisiraan. Imbes ipapakita ko yung ano, ganun tayo dapat ipakita. Yung best. Yung best pa pakita mo kung ano yung kamukong mabuti na gawin. Hindi yung sisiraan mo yung kalaban. Hindi ako naniniwala dyan sa... At alam natin yan, mga matatalinong Pinoy. Okay. So sir, ito sir, ano? Last na lang ito. Medyo maganda-ganda ito at mag-aandang pinakatanungan ko. Ano? Dahil nga sa kayo po ay sulog si Pepter ng ating aspiring candidate na si BBM, kung siya pasabali po kayo ay mabigyan ng pagkakataon at makaharap niyo siya ng face-to-face, ano po ang unang-unang niyo sasabihin sa kanya? Ang masasabi ko lang, salamat sa kanyang pagbabalik at salamat sa pagiging paglalaban niya para sa mga Pinoy. Okay. Alam mo yung maraming salamat dahil kahit na gano'ng edad niya, kahit na ang hirap yung ginaban ko sa kanya, pinipilit niyang lumalaban para sa ikabubuti ng mga Pinoy. Sir, hindi po ba ninyo muna siya po kumusta ngayon? Sir Lungbong, kumusta po kayo? Ganun, hindi po. Alam mo. Tuloy-tuloy lang na. Siyempre, pasalamatan ko siya ngayon. Una, pasalamat din sa pagkakataon na binigyan ako ng harap siya. At kung meron man ako sasabihin sa kanya, ay sana ay may pagpatuloy yung mga proyektong ginawa niya kanyang ama dati at ni Pangulong Duterte. Para lang sa, hindi na para sa akin dahil ako yung nasa pag-apak na dekada nila sa ano. Para na rin sa mga future na mga kapa. So sir, last na lang. Pwede po tayo manawagan doon sa ating mga kababayan na hanggang ngayon eh parang hindi pa sila nagigising, ano? At sana ay mapunta na sila sa tamang daan. Paalala lang po sa mga hindi pa rin nabubuksan ng ano, ng kaisipan. Ako, isipin niyo na lang po ikabubuti ng ating mga anak, ng mga kabataan ngayon. Basta ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi kailangan siraan ng ibang kalaban. Ayun. So, sir, maraming salamat. 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 Okay.